Magandang umaga po sa inyo lahat, and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Semana Santa na po, no? Nasa Wednesday na po tayo ng Semana Santa. Kumusta po ba ang inyong Semana Santa? Alam nyo, yung Semana Santa ay parang isang linggo yan na kwento ng pag-ibig. Sapagkat naniniwala po tayo, ayon sa ating pananampalataya, ito po yung ang ginugunita natin nitong Semana Santa. Pinapaalala sa ating lahat ang tunay na pag-ibig ni Kristo para sa atin, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga naman, itong pangatlong araw ng panahon ng Semana Santa, nais ko pong ipakita sa inyo yung tatlong mukha ng pag-ibig na naririnig natin simula sa mga ebanghelyo ng Lunes hanggang ngayon. Ang tatlong mukha ng pag-ibig. Una, yung mga martir sa pag-ibig. Pangalawa, yung mga walang alam sa pag-ibig. At ang pangatlo na siyang pinag-uusapan sa ebanghelyo ngayon, yung mga ahas sa pag-ibig. Yung mga martir sa pag-ibig, pinakita ito ng ebanghelyo ng Lunes ni Maria, kapatid ni Lazarus, at saka ni Martha. Ito yung mga tipong hindi madalas nagsasalita. Wala mang madalas na sinasabi bagkos binibigyan ng halaga nito yung presensya. Kaya naman nung si Kristo dumating sa kanilang pagbahay, ang anong ginawa ni Maria, binigyan niya ng importansya ang presensya ni Kristo. Sa mata ng tao, martir, nagpakahirap lahat, ibinubuhos, bagkos mas malalim ang pag-unawa sa buhay, pag-ibig. Pangalawa, yung walang alam sa pag-ibig. O sabihin natin kulang, hindi buo yung kaalaman sa pag-ibig. Pinakita ito ni Pedro sa Ebanghelyo kahapon. Lagi niyang sinasabi, "Panginoon, sasama ako sa iyo, kaisa ako sa iyo." Kaso, inconsistent. Ano nang nangyari sa kwento ni Pedro? Nagsinungaling, nag-deny sa presensya ni Kristo. Ganun din sa kwento ng pag-ibig. May mga taong ganun. May mga ganung persona. Medyo kulang pa. Mababaw pa ang alam sa pag-ibig. Kumbaga, parang isang nag-aasawa na, pero hindi pa alam, hindi pa tanggap na siya'y nag-aasawa na. Feeling niya, binata pa rin. Hindi pa ganun kalalim ang pag-unawa sa pag-ibig. At ang pangatlo ngayon ay sa persona ni Judas. Yung ahas sa pag-ibig. Yung naninira sa buhay pag-ibig. Talagang malicious, nasisirain. Sabi nga po sa tawag sa yung sa Tagalog na salita, taksil sa pag-ibig. Simula pa lang, alam niya ang kanyang pinasok. Sa simula pa lang, meron na siyang nauunahawaan sa niyang pinasok. Kaso, ang intensyong iyon ay hindi po kaya-aya at hindi naaayon sa tunay na konsepto ng pag-ibig. Kaya mga kapatid, sa tatlong mukha ng pag-ibig na iyon, maaari nating itanong sa ating mga sarili, saan ba ako napunta o saan na nga ba ako nga sa konsepto ng aking pagmamahal, pag-ibig. Sabihin natin, nagbibigay halaga sa presensya, yung medyo kulang pa, o medyo hindi kaaya-aya yung intensyon sa pag-ibig. Marahil nagtataka tayo bakit ganito yung kwento ng mga ng ating ebanghelyo sa linggong ito. Sige lang, ganun talaga ang buhay pag-ibig. Hindi talaga nauunawaan, malalim, napakalalim, na minsan kahit tayo hindi natin alam kung paano dalhin ang buhay ng pag-ibig. We are not perfect when it comes to love life. We are not perfect when it comes to express our own love. Sige lang, sapagkat sa linggong ito, ipapakita rin sa atin simula bukas, ipapakita sa atin ni Kristo kung ano ang tunay na pag-ibig. Di bali na minsan martir, minsan
wala tayong masabi, minsan sobra na, sige lang. Di bali na minsan kulang, sige lang. Di bali na minsan nagkakamali, nagkakasala sa pag-ibig, sige lang. Ano ang ginawa ni Kristo sa gitna ng ating mga kahinaan pagdating sa pag-ibig? Hindi niya tayo pababayaan. Binibigyan niya tayo ng pagkakataong matuto. Binibigyan niya tayo ng pagkakataong maligtas. At binibigyan niya tayo ng pagkakataong magbagong buhay. Simula po bukas ay matutunghayan natin yung mga alaala na kung saan sa gitna ng ating kahinaan, kakulangan at pagkakasala sa pag-ibig, nandyan ang Diyos upang tayo'y muling iligtas, iangat at bigyan ng panibagong buhay.